Hallelujah. Woo! Ayan. So today, we are celebrating and commemorating the time or the event, a special event that happened 1,000 years ago, no? Yung muling pagkabuhay ni Kristo. Amen? So yun yung inaano natin. Yun yung sineselebrate natin for today, the Resurrection Sunday. Amen? So kung kayo po ay, pati po dun sa mga nasa online, no? Maganda po na we reflect on what does the Lord, what happened doon sa panahon na yon nung muling nabuhay ang Panginoon, and what is the spiritual significance nito sa ating mga buhay. No, it's very important that we know by heart that our Lord did not die or did not just die. No, hindi lang siya namatay, kundi muling nabuhay. And yun yung fulfillment of what happened din sa atin, yung pagliligtas ng Panginoon, hindi po magiging buo ang kaligtasan na mangyayari sa atin o sa kaluluwa natin kung hindi po muling nabuhay ang Panginoon. And later on, we'll be discussing more of it, no? Handa na ba tayo na mag-aral ng salita ng Diyos? At we will look at the not only one event, but actually I'll be discussing all the events. Wow, mahaba si Pastor ngayon ah. Ayan. So, sige. Shall we all stand up for the reading of this of our text for today? Ang text natin for today will come from 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. So ito yung main text natin, but we'll be discussing more of the whole chapter, no? Ayan. So let's all read. Sabay-sabay po tayo. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Ready? Go. But you are not like that, for you are a chosen people, you are royal priests, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God, for He called you out of the darkness into His wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita, tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time na pinagkalobo po sa amin, a time to celebrate and commemorate what you've done, Panginoon, hindi lang doon sa pagkamatay mo, Panginoon, kundi doon sa katagumpayan mo, Panginoon, sa kamatayan, sinagupa mo, Panginoon, at tinalo mo ang kamatayan at ikaw ay muling nabuhay para sa katuparan ng pagliligtas mo, Panginoon, para sa sanlibutan. Purihin ka, Panginoon, and this time we ask, Lord, for your Holy Spirit be with us. Your presence be with us, Panginoon, and patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa bawat isa. Sa aming pong pag-aaral ng iyong salita, patuloy ka po, Panginoon, na magbigay sa amin ng malalim na pangunawa, yung attentiveness namin, Panginoon, yung hunger namin sa salita mo, O Diyos, at nang sa ganun, marami kaming matutunan at maliwanagan kami, Panginoon, sa mga bagay na dapat naming malaman sa buhay na ito na binago mo, na meron kang inayos, Panginoon, at patuloy na inilalagay sa posisyon, Panginoon, kung saan ikaw ang nagahari, ikaw ang ulo ng simbahang ito, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang pinapupurihan at idinadakila. Salamat, Panginoon, at patuloy kami, Panginoon, na nilulook forward kung ano yung mga gagawin mo for this day. Salamat, Lord. We worship you and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ang topic po natin for this, yung series natin for this month is entitled, sino nakakalala? Overflowing Life. Okay? Overflowing Life in Christ. Okay, so ang ating pong series, simula po ngayong April, we are talking about overflowing life, living a life in Christ. Alright? Ayan. So binasa natin kanina, makikita natin doon, ano ba yung ibig sabihin ng chosen people,
Ano ibig sabihin ng royal priest? Ano ibig sabihin ng holy nation? Ano ibig sabihin ng God's very own possession? Have you heard about this before? Narinig na natin or nabasa na natin? Pero nung nabasa natin, parang wala naman niyang kinalaman sa buhay ko, no? Pero this is a very significant sa atin bilang mga anak ng Diyos at bilang mga naligtas na ng Panginoon. No, we have to understand na sa atin pong tinanggap na kaligtasan mula sa Panginoon, hindi lang po natin nilulook forward kung ano yung pag-asa na meron sa darating na panahon, which is what we talked about last week. No, ano yung top, sino nakakalam ng topic natin last week? No, sa mga nasa online, pwede nyong i-chat. Ano yung topic natin last week? The living hope. Alright? The living hope, ibig sabihin, buhay na pag-asa. Yung pag-asa natin hindi natapos, no, kundi patuloy tayong umaasa. At dahil kaya tayo patuloy na umaasa dahil yung pag-asa na yon ay buhay. Bakit? Kasi yung inaasahan natin ay nagmumula sa sinabi ng buhay ng Diyos. Amen? At yung pag-asa na yon ay magbibigay sa atin ng, ano yung bibigay sa atin ng pag-asa na yon? Buhay na? Buhay na? Walang hanggan. Amen? The eternal life. No? The saving grace of God continues, no, sa buhay natin at yung inaasahan natin na ang Diyos ay muling babalik, no, at tayo ng kanyang mga anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And this time, no, hindi kasi tayo natapos. Nung tinanggap natin si Jesus, hindi natapos yung buhay natin, no? Nagpatuloy, kailangan matuloy tayong mabuhay, no? We are living for God, no? And this time, ang pag-uusapan naman natin para po doon sa pagpapatuloy natin sa series natin about overflowing life is the living identity. Sabihin nyo nga, living identity. Okay? So, mahalaga ba sa atin na magkaroon ng identity? No? Alam ba natin kung ano ang identity natin? Or are we having an identity crisis? No? Pinakamahalaga po para sa isang tao na kapag siya po ay pupunta ng eskwelahan, ikaw ay may ID. Tama? Kung ikaw po ay papasok sa trabaho at nakalimutan ni Roy ang kanyang ID, anong mangyayari? Babalik. Uuwi, kukunin ang ID. No? Buti kung katropa niya yung guard. No? Kilala mo naman ako, di ba? Facial value lang tayo. Pero hindi eh. No? Most of the time, yung identification natin is very important part of our lives because, ano kaya sa tingin nyo? Because it gives us or it tells us about our identity. Parang, dali lang. Very ano yun? No-brainer. Kailangan dala-dala mo, alam mo kung ano ang identity mo. Ngayon, bilang mga Kristiyano, we have to understand that we also have a new identity. At yun po yung pag-uusapan natin. And this identity is not just an identity, but a living identity. Amen? So, pag sinabing identity, basically, ang una nating mapapansin is the surface level. No? The surface level of someone's characteristics. Alright? Dito nakikita natin first is the appearance. Okay? Ang characteristics ng isang tao, nakikita yung appearance niya. So, kung yan ba ay ano yung kulay niya? Ano yung texture niya? Makinis ba siya o hindi masyadong makinis? Shape? No? Size? No? Meaning physical looks. Anything that describes someone's physical feature. Pangalawa is yung attitude. How the brain or the mind works. Paano nagpa-process yung isip mo? Yung attitude, pag-uugali. It is a quality of a person thinking, ito po galing sa Google, it is a quality of a person thinking or feeling of something or someone else. Ibig sabihin, yung paano nakaka-apekto, ay paano nangyayari ang processing sa isip mo based doon sa mga bagay na nasa paligid mo. How you react or how you respond to those external factors and then how your
brain works or yung processing mo. Tapos usually yung attitude natin ay kadalasan nagre-reflect sa ating behavior or sa action. And that's the third one. The action, we are mostly identified by our actions. Ito ba? Kung maalala natin, o kung meron man kayong pagkakataon sa minsan sa buhay nyo, na kayo ay dinescribe ng mga tao, not based on your facial features, or not even based on your name. No? Minsan, nakikilala tayo ng tao dahil sa kung ano yung ginawa natin. Tama? Kaya nga minsan sa love, hindi pag sinasabi natin ang love, hindi yan tumutukoy lang tungkol sa looks. Tama ba? Kasi you identify the person you love or the someone, you identify that someone na nagmamahal sa'yo based dun sa kung ano yung ginawa niya. At ganun din sa mga kaaway. Nakikilala natin o nadidescribe natin ang mga tao na nagiging pasakit sa buhay natin based dun sa kung ano yung ginawa nila sa atin. The reason why we are able to choose friends. Ayoko sa ganitong friends kasi ganito sila. Tama ba? Ito, gusto ko itong maging kaibigan kasi ganito yung ginagawa nila. No? We are able to choose friends based on their identification. We are mostly identified by our action. Kung paano ka magsalita, paano ka mag-react sa mga nangyayari sa'yo o sa paligid mo, paano ka mag-post sa social media, paano ka pag walang nakatingin? Paano pag walang nakatingin? Not necessarily that someone looks, around or nakatingin sa'yo. Ang attitude daw or yung pagkatao ng isang tao ay mas nalalaman kung paano kung walang nakatingin. Alright? Kasi alam niyo sa totoo lang, a person can always deceive another person. Madaling manloko. Pakitaan mo ng another face ng buhay mo o ng personality mo. Pwede na tayong manloko ng ibang tao. Pero syempre, dito sa Life Source walang ganun. No? Ang mga Kristiyano hindi ganun. Pero ganun yung reality, no? Paano tayo pag walang nakatingin? In short, paano ka namumuhay? So basically, a person can be identified not only by his or her appearance, but also by his attitude and action. Yung kanyang pag-uugali at ang kanyang mga pagkilos. But aside from characteristics, makikita natin dito sa screen, aside from characteristics, as an indicator of someone's identity, I'd like us to take note na malaking factor ng identity natin yung ownership and yung reference. Okay? Ano ibig sabihin niyang ownership and reference? Ownership, kung sino yung nagmamay-ari sa'yo. Reference, kung sino yung ginagaya mo. Pwede ba yan? I believe the credibility of a study is not only based on the person who is writing, but also on the reference na kinuhanan niya. Di ba? So, ano ibig sabihin itong ownership and reference na ito sa buhay natin as our identity? Our identity must not only be defined dun sa ating features or sa characteristics natin, but our identity must be based on whom we are associated and the source where our identity came from. Nakuha po ba natin yun? Sino o kanino tayo kabilang? Kanino tayo associated? How we are being recognized? Sino yung authority over us? Kasi that is very important para malaman natin what kind of identity we have. No? And at the same time, the reference, the source, the image, or the model. Sino yung ginagaya natin o saan ang gagaling yung identity na meron tayo ngayon. No? We as Christians, we must know and assert. Hindi lang natin dapat malaman, dapat bigyan nating diin
that our identity right now is not based on our old life. Amen ba? We are not, our identity is not based on our old life, but we must be resolved that our identity is based on Jesus. Amen? Pwede ba nating panindigan yon? Pwede ba nating sabihin ng merong bigat, may conviction, that my identity is based on Jesus? No? Our identity is based on Jesus, our living cornerstone. Kagaya na pinag-usapan natin last week about our living hope, napaka-importante po na lagi nating isabuhay ng may paninindigan ang bagong identity na meron tayo kay Kristo. Jesus is not just our living hope. No? Hindi lang siya yung hinihintay natin, kundi siya din yung kaganapan sa buhay natin. That's why we have to take the identity coming from our Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng hinihintay natin ang pagdating ni Jesus habang hindi tayo namumuhay according to Jesus. Di ba? Hindi nagme-make sense. We are looking forward that we will be someday be part of the singing, worshiping, with every tongue, with every nation, no, doon sa langit. Samantalang sa buhay dito sa lupa ay hindi tayo identified as Christ's possession. Hindi tayo nabubuhay sa identity bilang mga Kristiyano. Jesus is not just our living hope, but in Him, we must be identified. Not based on who you are, but based on who lives in you. Amen? Hindi lang sa kung ano yung kaya mong gawin, ano yung lagi mong naiisip, ano yung gusto mong gawin, but based on who lives in you. No? Ang Panginoon ba, ang banal na Espiritu ba ay namumuhay sa atin? Sa lahat ng pagkakataon o paminsan lang? No? Nakikita ng ibang tao si Kristo dapat sa buhay natin. Alright? That makes our identity alive. A living identity. No? Hindi tayo magkakaroon ng identity crisis kung ang identity natin ay nagmumula doon sa absolute, doon sa hindi nagbabago. Amen? Now, bilang tayo ay mga mananampalataya ni Jesus, ang identity natin ngayon ay hindi na lang nananatiling identity. Sabi nga natin, it is now a living identity. No? Buhay. Buhay na yung identity natin. Bakit? Kasi we now live because we are connected with the living God. A living God who is the source of our life. No? We became children of God. We are being sanctified towards Christ's likeness. Dito nagsisimula o dito nangyayari yung discipleship, yung pag-attend natin ng church o yung pamumuhay natin araw-araw na inaasahan natin na mula sa Panginoon, tutulungan niya tayo, He will guide us, and He will convict us by the Holy Spirit every day. That the Holy Spirit will convict us every day as we live our lives as Christians, wherever we go, whoever we are with, and whatever the circumstances we are in. No? Huwag natin palalampasin na sa bawat araw ay makakasingit ang kaaway. No? Pero minsan hindi maiwasan. Pero sana mas maging intentional tayo, lalo na sa mga panahon ngayon. We have to be very intentional on everything that we are going to do for the glory of God. Do we pray every morning? Do we still pray and read our Bible? Do we still intentionally seek for God's guidance? O baka we are still guided na lang ng sarili nating kagustuhan,
o yung sarili nating moral compass. Minsan hindi na nasusunod si Lord. Minsan sinasabi na lang natin, alam ko na yan. Di ba? But the more that we say that we don't need God every day, the more that we are going astray. Huwag nating masyadong pagkatiwalaan yung sarili natin na kaya mong mamuhay nang walang prayer. Amen? Delikado. The reading of the Bible, the studying of the Word of God, it's very important because our identity comes from the Lord. We have to understand that we need to be fed. Kailangan nating palusugin yung mga sarili natin, yung spiritual na buhay natin, para magpatuloy tayo doon sa identity na yon. Unless you do those things, talagang mapapahamak tayo. Alright? We now live because we are connected with the living God who is the source of life. In 1 Peter chapter 2, we will further understand and dig deeper in the Word of God about the effects of having a living identity in Christ and how we can have an overflowing life in Christ. Okay lang ba yan? Pwede ba natin pag-usapan? No? Paano ba tayo? Paano ba nangyari na tayo ay nagkaroon ng identity mula kay Kristo? At paano naman ito makaka-apekto doon sa mga tao sa paligid natin? Overflow, we're still talking about overflow. This is yung pag-uumapaw ng buhay natin, hindi yung buhay na luma, kundi yung buhay na binigay ng Panginoon, no? At ito yung makaka-apekto doon sa mga taong nasa paligid natin. Pero po bago yun, tignan muna natin how Peter exhort to the early believers yung value, yung halaga at yung proseso po ng pagkakaroon ng o pagiging identified as Christians. Ano ba ibig sabihin ng Christians? Alam niyo ba ibig sabihin ng Christian? Ang Christian ay ano ba yan? Christian ako kasi Christian yung parents ko. Ganun ba yan? Christian ako kasi yun yung kinamulatan kong reliyon. Kapag kapanganak pa lang. Christian ako kasi wala namang iba. Yun ba yung ibig sabihin ng Christian? No? Sa pinakasimpleng paraan para po maipaliwanag natin ang ibig sabihin ng Christian, we are little Christ. We are like Christ. We are living as if Christ is in us or Christ is living in us. No? Tayo po ay nabubuhay bilang mga Kristiyano dahil si Kristo ang namumuno sa buhay natin. Siya ang pinuno, siya ang leader. Amen ba? Hindi tayo identified as Christians lang dahil tayo ay umaattend ng Christian church. No, the reason kung bakit tayo nag-attend ng church is because we are Christians. Kuha ba natin 'yon? Kaya tayo nagko-commit sa ministry, kaya tayo nagko-commit sa pag-gather together is not because we can, but because we are Christians. Hindi tayo naging Kristiyano dahil lang tayo umatid ng church. No? So, paano ba naging Christian ang isang tao? In verse 4, ready na ba tayo? In verse 4 ng chapter 2 of 1 Peter, basahin natin. Can we all read this? Sabay-sabay, ready? Go. As you come to Him, the living stone, rejected by humans but chosen by God and precious to Him. You also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices, acceptable to God through Jesus Christ. Alright. Lalim. Ano na yung living stone na yan? Ano na yung mga
mga holy priesthood na yan. Tayo ba ay mga pari? No? Tayo ba ay how we offer spiritual sacrifices? No? Ano itong living stone na sinasabi dito ni Peter? Actually, Peter does not hindi siya original na idea ng living stone. Living stone is a concept or idea before pa the Old Testament pa. No? Yung living stone, yung idea niyan is also a prophesied concept or a prophesied ano tawag diyan? It is prophesied na sinabi dun ng Panginoon, I will lay a living stone for... Basahin na lang natin. Nakalimutan ko eh. Verse 5. Hindi. Ano pong version? Sige, mamaya na. Wala pa pala dyan sa screen. Meron pala verse 5. Meron pala verse 5. You also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood. Yan. So, Peter's picture here is that God is building a spiritual temple. Okay, so I want you to imagine na a temple. Isang temple. So, a temple is a structure, tama? It's a building. In the Old Testament, nagpatayo po ng temple si Solomon. The first temple. Okay, nabasa na ba natin yan? The first temple. And then, bakit may first temple? Because merong... Ano sa tingin nyo? Second temple. Bakit may second temple? Because during the time na sinakop po ang Israel, no? Sinira yung first temple. And then, yung mga Babylonians, alam na, most of us alam natin na hindi sila colonial. No? Hindi sila nananako at mag-i-stay dun sa lugar. They are, yung kinuha nila ay yung exile. No? Kinuha nila lahat ng mga mapapakinabangan papunta dun sa bansa nila sa Babylon. So, ganun yung nangyari sa Israel. Doon sa temple, ang nangyari, giniba, sinira. So kaya nagkaroon ng second temple, kung maalala natin, pinag-usapan natin to doon sa series natin about Nehemiah, di ba? From Babylon to Assyria, pinabalik yung mga Israelites doon sa bansa nila. Tapos ang ginawa ni na Ezra, Nehemiah, at saka ni Zerubbabel, ay muli nilang ni-rebuild ang Jerusalem. Tama, ni-rebuild nila yung altar, ni-rebuild nila yung temple, ni-rebuild nila yung walls ng Jerusalem. So, dito, kung ma-imagine natin, a temple is made out of, nung panahon na yun, ang kanilang way of construction ay stacking. Sabihin, hindi sila yung katulad ngayon na buhos. Diba? May simento, may buhos. Ang ginagawa ko nila sa stacking para yung mga hollow blocks. Nagpapatong-patong. And wala silang hollow blocks before. Meron silang malalaking bloke na kinakwari, no? Kinukuha sa isang, pwedeng sa isang bundok, no? Tapos tatapyasin at gagawing foundation at gagawing walls ng temple. So, na-imagine ba natin yan? So, yun yung picture dito ni Peter. But, Peter's picture here is that God is building a spiritual temple. Pag sinabi yung spiritual temple, it's a physical building or the structure. Na makikita na lang sa verse 5, you also like living stones are being built into a spiritual house to be a holy priesthood offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. This spiritual house shows that as much as Israel had a temple, meron din po tayong mga Kristiyano. Pero hindi na katulad nung temple, nung unang panahon. Ano tong temple na to? Yung sabi dito, spiritual temple. Sabihin nga na, spiritual temple. Alright? This spiritual temple, hindi po ito building.
ang Christian temple ay spiritual, hindi ito nakikita. No? Hindi ito nakikita. Or hindi ito katulad ng templo nung unang panahon. It's actually the temple, or in fact, we ourselves are the temple. Okay? Yung buhay natin, ang templo ng Panginoon. Pag sinabi pong temple, no, hindi po ito puntahan ng mga tao. Ang pinakamahalaga po sa temple, ang pinakamahalagang element na meron ang temple, dapat ang Diyos ay naroon. Ang temple na ang Diyos ay wala doon, ay walang kwenta. Actually, hindi siya temple. It's just a structure or a building. Noong unang panahon, it's very important na ang presensya ng Panginoon ay nandun sa templo. Ngayon sa ating mga Kristiyano, sa modern times, sa New Testament, we ourselves are the temple. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Alam niyo ba yan? Tinatanong nito eh. Tinatanong ni Paul. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen? And this is how we appreciate dapat itong buhay natin, itong katawan din natin. No? Paalala din sa atin ng Panginoon that this body is a temple of the Holy Spirit. So kailangan alagaan natin, hindi lang physically, hindi lang yung kumain tayo ng malusog, ng masustansya, kundi dapat gamitin din natin ang buhay natin sa paraan na kalugod-lugod sa Panginoon. And at the same time, hindi lang physical or yung food, yung pagkain para sa physical body natin, but also for our spiritual nourishment. Kailangan palaguin natin, kailangan palusugin natin ang pangangatawan, ang spiritual na pamumuhay natin o spiritual na buhay natin sa pamamagitan ng spiritual na pagkain. Ano ang mga spiritual na pagkain? Meron bang go, grow, glow dyan? Meron lang isa. No? The Word of God. So dapat, no, we honor God with our bodies. And also, yung spiritual temple na binabanggit dito ni Peter ay yung community of believers. Sabihin nyo nga, community of believers. Ano tong community of believers na ito? Yun yung church. Tayo. Ito po yung sinasabi ni Peter dito. We are like living stones that being built into a spiritual house. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 19 to 22, pa next po. Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Ang pinapatungkulan po dito sa Ephesians ni Apostle Paul is the Gentiles and the Jews. Kasi nagkakaroon ng issue. No? Ang mga Jews lang ang may karapatan. Mga Hudyo lang ang may karapatan sa pagkilala bilang mga anak ng Diyos. Pero sinasabi ni Paul dito, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people. Kaya tayo mga Gentiles tayo eh. No, unless meron kang time na daw. Unless meron kang dugong Hudyo, no. We are Gentiles, no, and God allowed us to be part of His family. And this is not just about the nationality. No? Hindi lang natin pinag-uusapan yung nationality. Ang pinag-uusapan natin ay yung paglapit o yung pagpasok natin sa buhay o sa pamilya ng Panginoon. Okay ba yan? Sabi dyan sa verse 20,
built on the foundation of the apostles and prophets with Christ Jesus as the chief cornerstone. Narinig na naman natin yung stone. Chief cornerstone. Sabihin niya nga, chief cornerstone. Mamaya, pag-uusapan natin, ano na naman yung cornerstone? Kanina may living stone, ngayon may cornerstone, tapos chief cornerstone pa. In Him, the whole building is joined together, talking about people who accepted Him, who accepted the salvation of God, going together, joining together, and that is church. No? Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na, pwede na pwede, kaya nating mabuhay bilang Kristiyano nang walang simbahan. Hindi pwede. We are joined together and rises. Kasi hindi lang tayo nagsasama-sama, kundi dapat tayo ay lumalago. Tayo ay nabubuo. Kaya po ang church is not a, it's not just a place of worship. It is actually a place where armies are being trained. For what? For the ministry. For the Great Commission. No? We join the building, whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So therefore, the spiritual temple na binabanggit dito ni Peter is not just the first temple, not even the second temple. Okay? It is you and us. Ikaw at tayo. Yung buhay mo mismo na binago ng Panginoon ay naging templo ng banal na Espiritu. Kaya pangalagaan natin, meron tayong individual responsibility na palaguin, pasiglahin yung buhay natin sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Intentionally, you are yielding doon sa utos ng Panginoon o sa kung ano ang conviction sa atin ng Holy Spirit. No? And at the same time, it is the community of believers where Jesus is the head. Kaya individually, hindi na lang tayo nakabase sa identity mo, kung ano ang itsura mo, kung ano ang estado mo sa buhay, o yung edad mo. No? Ang pinaka-defining factor ng identity natin is kung sino ang nasa sa puso natin. Sino ang nasa sa atin. Who is in us. No? And it is realized on how we live. No? Makikita yan sa kung paano tayo namumuhay. Ganon din na sa church. It doesn't matter kung malaki o magara ang building natin. What matters is that Christ is the chief cornerstone of the church. No? Hindi si pastor, hindi yung mga leaders, hindi yung mga members, kundi dapat si Jesus ang nasa gitna. Si Jesus ang pundasyon ng simbahan. Speaking of chief cornerstone, living stone, no? Meron pong historical, cultural, and spiritual significance ang cornerstone para po sa mga Hudyo noong Old Testament. Ang cornerstone, according to the Old Testament account, is the first stone. Pwede ba natin i-next, ha? Ayan. Okay? According to the Old Testament account, it is the first stone to be laid in the construction site. And it is very important because it serves as the foundation of the structure. No? Paano natin nasabi na ito ay napakahalaga sa kanila? No? Merong significance sa kanila. Because when they laid this first stone as the cornerstone, they worship the Lord. They sing praises. No? Mababasa natin yan sa Ezra. No? Nung muli nilang tinayo yung second temple, sobrang nagsaya sila nung inilagay nila, nung inilatag na nila yung first cornerstone. And that cornerstone serves as the foundation of the structure.
So, doon po sa sinasabi ni Peter, wala pong duda na si Jesus yung pinag-uusapan dito, yung tinutukoy kung sino yung chief cornerstone. Si Jesus. Pero pansinin din natin in verse 4, it is said na the living stone daw ay rejected by humans. Okay? Tingnan natin ano ba yung gagawa. Ayan. Ginagawa ng chief cornerstone. Diyan, ikinidikit, diyan, ipinapatong yung bawat member ng structure. Structural member po yung tawag dyan sa mga blue. Actually, the chief cornerstone is actually a structural member. But this is a very important structural member. No? So, kung may imagine natin, hindi pwedeng matawag na templo ang isang tumpok ng bato. Tama? It has to be built. Hindi nga siya matatawag na pader eh. Di ba? Kailangan mabuo siya. It has to be built. And doon sa spiritual significance nito, kailangan siya ay binubuo sa at nagmumula yung foundation nito doon sa chief cornerstone. So kapag yan po ay nawala, tinanggal, that is the destruction of the temple. Kung si Jesus po ay wala sa buhay natin, hindi natin sinasabuhay yung identity natin kay Christ, yun na po yung start ng pagbagsak natin bilang mga Kristiyano. Ganun din bilang simbahan, kapag hindi na po si Jesus ang sentro ng simbahan, kapag hindi na po ako nagpipreach sa inyo tungkol kay Jesus, baka po yun na yung simula ng pagbagsak natin. No? Even in our discussions, kapag po tayo bilang mga Kristiyano ay magkakasama, nagkukwentuhan at hindi makadiyos ang ating mga pinag-uusapan, ito yung nakakasira, no? Maaring yun na rin ang magsimula ng pagbagsak, no? Or even when you are in the midst of non-believers. Kapag tayo ay nagbabagong itsura o nagbabagong anyo, kapag iba na yung kasama natin, nagsisimula na rin tayong bumagsak. Maganda sana maging paalala sa atin yon, no? Na hindi dahil hindi bumabase ang personality natin sa kung sino ang kasama natin, kundi dapat tayo yung naninindigan sa kung anong pananampalataya, anong kaligtasan yung tinanggap natin mula kay Kristo. Sabi po sa verse 6 to 8 ng chapter 2 ng 1 Peter, "For in the scripture it says, See, I lay a stone in Zion, a chosen and precious cornerstone, and the one who trusts in Him will never be put to shame." And in verse 7, sabi diyan, "Now to you who believe, the stone is precious, mahalaga sa iyo. Ito, kasi tinanggap mo. O sa mga naniniwala sa Panginoon, naniniwala kay Kristo, ito ay mahalaga. But to those who do not believe, the stone the builders rejected has become the cornerstone and a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall." No? They stumble because they disobey the message which is also what they were destined for. Meron po akong illustration dito para mas madali natin mapag-usapan, a comparative analysis. Wow. Para medyo kunwari ano tayo. Next po natin, comparative analysis. Para daw doon sa mga tumanggap at sa mga nag-reject kay Jesus as the living soul. First, Jesus is the chief cornerstone. Amen? He is the foundation. At hindi magbabago yon. Pero siya din yung chief cornerstone na merong ginagawa para doon sa mga magre-reject sa kanya. Same, meron tayo diyang column. First is to those who believe and recognize Jesus as precious, no? Honored, no? Anong ginagawa ng mga taong yon? Sa mga naniniwala sa Panginoon at tinanggap siya, anong ginagawa nila? They
Obey. No? Ano yun? Dapat ganun. Kasi kung hindi ganun, maaring na andito tayo sa kabilang column. No? To those who believe and recognize Jesus, o yung pinahahalagahan si Jesus, they obey, and ang resulta po noon, they are being secured and founded. Because the chief cornerstone is the one who will not put you to shame and will make you stable. But on the other side, for those who rejected Jesus, those who do not believe, pwede ba nating sabihin na we believe pero na andito pala tayo? Madaling sabihin na tayo ay naniniwala sa Panginoon pero na andito pala tayo. Paano yung realization? Paano natin masasabi na kahit sabihin natin by words or by our mouth that we believe Jesus pero nasa kabilang side tayo is by if you are being disobedient. Tama? Kahit sabihin natin, tinanggap ko naman si Jesus, I do not reject Him. Nakikita ba yun sa pamumuhay natin? Are we identified? Disobedient ba tayo o obedient ba tayo? Because for those who do not believe and rejected Jesus, they are being disobedient, therefore they will stumble and fall. Kagaya nung idea kanina, kung yung cornerstone ay tatanggalin, no, ire-reject siya. In that sense, i-eject. No? Aalisin. Doon na magsisimula ang pagbagsak. As a temple of the Holy Spirit, ang pagsimula ng pagbagsak ng buhay natin pag tinanggal natin si Jesus sa buhay natin. Ganon din sa atin bilang simbahan. Alright? So, one way to know if a person has true biblical faith is to see if Jesus is truly precious to them. Ang tanong, mahalaga ba si Lord sa'yo? Is Jesus precious to you? Ganda ng pangalan, nung ano, no? Biblical talaga yung pangalan ng asawa ko eh. Okay? Is Jesus precious to you? Mahalaga ba ang Panginoon sa'yo? May bigat ba ang Panginoon sa'yo? May value ba ang Panginoon sa'yo? O maliit ang parte ng Diyos sa buhay mo? Nasa sobrang liit ng puwang ni Lord sa life mo, madali natin siyang maipagpalit sa mga bagay sa mundo. No? Babalikan natin in verse 9. Ito ang maganda na sinabi ni Peter, but you are not like that. Amen? You are not like that, for you are chosen people, you are royal priest, a holy nation, God's very own possession. Next po. Sige lang, next lang. Chosen people, royal priest, holy nation, God's possession. This should be our identity. No? So, to further know and understand ano ba tong mga identity na to, we look doon sa kung sino ba yung reference ng identity na to. And that is Jesus Christ. So, tignan natin yung buhay ni Jesus. There are four important events. Sabihin natin, four important events. Alam nyo ba yun kung ano yung four important events in the life of Jesus? First is the incarnation, crucifixion, resurrection, and the ascension. Yung po yung kinocommemorate natin, yung sineselebrate natin this week. The whole week, the Holy Week, no? Ang inaalala natin ay yung isang linggong pag-ibig. Isang linggo bago pinako si Jesus, and pagdating ng linggo siya po ay nabuhay ng muli. At yung first part kasi pinag-uusapan niyan yung incarnation, yung pagkakatawang tao, nangyari po 'yan o inaalala natin yan during December. Ano yung inaalala natin pag during December? Christmas. No? Kaya dapat ang Christmas parties natin ay tungkol kay Jesus. And at the same time, yung ating Holy Week ay tungkol kay Jesus. Hindi para maging legalistic tayo,
na ano, ano ba, hindi kayo pwedeng mag-bakasyon? Okay, kami, nagbakasyon kami. Galing po kami na Sagada. Sagad-sagad din yung budget namin. Ayan. So, mag-ready-ready kayo dyan, Galea family. Dahil sasagad din kayo. Alright? Crucifixion, resurrection, and the ascension. The first part, the first event is the incarnation o yung pagkakatawang tao ni Jesus. No? Ang role po ni Jesus nung nagkaroon po ng incarnation is that Jesus is the prophet. Sabi niya, the prophet. Alright? Nung si Jesus po ay nagkatawang tao, no? Isa po sa nangyari o isa sa mga naging role ni Jesus dito sa lupa ay naging prophet. No? He is the prophet of God and he is the prophet from God. No? Ang pagiging propeta po ay hindi lang tungkol sa pag-foretell o pagsasabi ng mga mangyayari sa mga susunod na panahon. But also, a prophet is also proclaiming what is here right now. No? Being a prophet, in verse 18 ng Matthew chapter 1, verse 18 to 23, sige po, next lang po tayo ng next. This is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. No, alam natin yung kwento na ito. Namuntikan ng hiwalayan ni Joseph si Mary. Pero nagpakita sa kanya ng Panginoon, so on and so forth. And in verse 21, she will give birth to a son and you are to give him the name Jesus. Ano yung kung ano ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? Yahweh who saves. Yeshua. No? Because he will save his people from their sins. In verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. The name Emmanuel, next po, is not just another name of Jesus. No? Yung Emmanuel. It's not just another name of Jesus. But the name of proclamation. Jesus himself is a proclamation of God's kingdom. The incarnation of Jesus itself proclaimed the kingdom of God. Hindi lang niya actually pinagsabi yung tungkol sa kaharian ng Diyos. As a matter of fact, he himself is the kingdom of God. Siya mismo ang kaharian ng Diyos. Amen? God with us. Ito po ay prophesied before that God will be with us. No? Ang pagkakatawang tao ni Jesus or yung incarnation niya ay naging katuparan sa mga propesiyang ito about doon sa pagdating ng Messiah. Messiah means the chosen one. Okay, yun po yung ibig sabihin, or anointed one. And in the Greek, yung Messiah po, o yung Mashiach, this is Hebrew, ang Greek po niyan ay Christos. Ay, hindi pala surname ni Jesus yun. Wala palang surname si Jesus. Ang pangalan ni Jesus is Jesus of Nazareth, but he is titled as the Christ because he is the Messiah, the chosen, the anointed one. He is the chosen one. A chosen one and the coming of kingdom of the kingdom of God. During the time of Jesus' ministry po, pinamalas niya yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang siya nangaral na makikita natin sa verse 14 ng Mark chapter 1, verse 14 to 15. Ito po yung ginawa ni Jesus after John was put into prison. Jesus went into Galilee proclaiming the good news of God. Ito po yung isa sa mga ministry ni Jesus. He proclaimed the good news. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. But he is actually pertaining to himself. Sinasabi ng Panginoon, dumating na ako. Now you can repent and believe the good news. No? Hindi lang niya pinroclaim o hinayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos, but he himself became the kingdom of God.
He presented himself as the kingdom of God by demonstrating the power of God. No? Pinamalas niya ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang siya nangaral. Nagpagaling din siya, nagpatawad, bumuhay ng patay, naghimala. And take note, he lived a sinless life. No? Wala pong ibang nakagawa nito, kundi si Jesus lang. And that is how he proclaimed and demonstrated the kingdom of God is near. In verse 16 ng Mark chapter 1, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, kasunod po ito nung sinasabi ni Jesus na yung proclamation niya kanina. In verse 16, as Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Okay? In verse 17, sabi diyan, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. At once, they left their nets and followed him. So to be chosen by God, ikaw, ako, tayo, to be chosen by God is to be called into following Jesus and become fishers of men. Tulad ni Jesus, we must also obtain the role of a prophet, proclaiming the good news of God. Because we became, next po natin, we became the mouthpiece of God. No? To proclaim the gospel. Wala pong ibang gagawa niyan kundi tayong mga Kristiyano. And it's very, it's very illogical if a Christian does not proclaim the good news. Because we are chosen, we are called to follow Jesus and fish for men. Parang ang tanong ko nga dyan, pag yun yung topic, if you are not fishing for men, who are you following? Sabi ni Jesus, come follow me, and I will make you fishers of men. But if we are not fishing for men, sino ang sinusunod natin? It's just the other way around. No? Kung sinusunod natin ang Panginoon, tayo ay magiging mamamalakay. Mamalakaya. Tama ba, Pastor? Tagalog. Mamalakaya ng mga tao. We become mouthpiece of God. And at the same time, to proclaim the kingdom of God as a prophet of Christ, we live as a representative of Christ. No, alam na natin yan. Kapag sinabing representative, you allow people to see Jesus in your life. You make people to see Jesus in your life. You are a representative of Christ. Kagaya ni Jesus, dapat sa buhay natin, nahahayag si Lord sa mga taong nakakasalamuha natin. Pangalawa is crucifixion. The crucifixion, o yung pagkapako sa cross, this was a time when Jesus died, no? Ang naging role po dito ni Jesus is the high priest. Sabihin nyo nga, high priest. Ayan. So, a high priest, no? Kanina pa natin nababanggit yan sa verse 9, sa verse 4, no? Tayo daw ay magiging holy priesthood. Or sinabi doon, in a spiritual temple, you will serve as holy priest who will sacrifice spiritual sacrifices. Ang role po ni Jesus dito is the high priest or the mediator or the mediatrix. Ano ibig sabihin ng mediatrix? Wala pong ibang nag-mediate sa atin papunta sa Panginoon kundi si Jesus lang. Siya po yung high priest, no? Hindi po si Mary. Okay? Hindi si Jesus and si Mary. Si Jesus lang. Okay? Jesus is the only mediator or the mediatrix. Not just to bring the sacrifice as the high priest do in the Old Testament. Kung may imagine natin, ang temple po noong unang panahon ay may tatlong parts. No? And then, yung pinakaloob po, yung holies of holies, wala pong ibang makakapasok doon kundi yung holy, yung high priest. Okay ba yan? Alam ba natin yung kwento na yan o yung idea na yan? So pagpasok doon, wala pong ibang magdadala ng sacrifice sa loob kundi yung high priest lang. Kasi meron siyang sinunod na mga customs kung paano siya mapupurify. Maraming mga batas patungkol sa pagiging priest noong mga panahon na yon. Kasi
ang nangyayari kapag ang priest ay hindi karapat-dapat pero pumasok sa loob ng Holy of Holies, ano nangyayari sa kanya? Siya ay namamatay. No? Kaya ang damit ng mga priest nung panahon na yon, may bell at saka may tali. Yung tali ay hanggang doon sa labas para kapag yung bell ay hindi na tumutunog, ibig sabihin namatay na siya. Hihilahin na lang palabas. Kasi bakit? Kasi hindi rin pwedeng pumasok yung mga tao doon para kunin yung priest. Ganong katindi, no? Yung trabaho ng high priest. But this time, Jesus as the high priest, yung role niya dito sa crucifixion, hindi lang siya nagdala nung sacrifice. He became the sacrifice. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. He became the sacrifice. He is the great and high priest who became the sacrifice. The high priest is the person who can go before God, present a substitute for the sins of others, and whose intercession pacified God's wrath. The high priest was the Levite whose job was to make the sacrifice for the people of Israel on the Day of Atonement. Sabi dyan sa Romans 6:23, now because Jesus was sinless, may verse pa tayo dyan. Ilagay ko ba? Next po. Sige, next lang. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. No, isa ito sa mga truths na nalaman natin na kailangang may mamatay. Bakit? That for the atonement of our sin. No? Now, because Jesus was sinless, sabi natin kanina, He could go to the cross, pay the price, and clear the way for all who have sinned to approach the throne of God. So, ang naging resulta po, ng crucifixion ni Jesus, alam niyo kung ano nangyari? He tore the veil, you made a way. No? Yun yung ibig sabihin ng kanta na yan. Dahil yung naghaharang po doon sa Holy of Holies ay veil. At walang makakapasok doon kundi yung high priest lang. Pero nung si Jesus po ay napako sa krus at namatay, no? Yun po ang naging hudyat ng pagsira o pagpunit ng veil na yon para ang ikaw at ako ay makalapit sa Diyos ng, alam niyo na yan, freely. We go before God and approach the throne of God. The result is salvation. Naligtas po tayo. Nagkaroon ng salvation. There was a forgiveness of sin and the atonement of the atonement. There's the atonement of sin. Ibig sabihin, nabayaran na. No? At dahil doon, we had the reconciliation with God. Nagkaroon na tayo ng muling pagbabalikan sa Panginoon. No? Jesus is the great high priest. Alam niya ang bawat pinagdadaanan natin at handa siyang patawarin tayo at yakapin ang lahat ng mga magsisisi at lalapit sa Kanya. So when Jesus died on the cross, the veil that separated the Holy of Holies from the rest of the temple was torn in two because God no longer needed to be separated from His people. That's why we had this reconciliation. So Jesus' death made it possible for all people to approach God, lay the blood of Jesus at the altar, and repent from their sins. Because of Jesus, yung galit po ng Panginoon o yung wrath ng Panginoon was satisfied. Jesus makes intercession for those who put their trust in Him. So, ang nangyari po sa atin, we are justified. Meron po yan dito, pero natatakal. We had the spiritual freedom, we had the power not to sin, and we are justified. Alright? We are justified. At dahil doon, we experience freedom from the bondage of sin and allow us to make right choices. Nung tayo po ay na-justify because of the death of Christ, nagkaroon po tayo ng kapangyarihan. Alam niyo yung kapangyarihan na yun? A power not to sin. Dahil nung una pong panahon na tayo po ay makasalanan, tayo po ay bilanggo. Tama ba? Bilanggo ng kasalanan. Pag sinabi pong bilanggo ng kasalanan, you have no power.
You have no power not to sin. Sabihin, wala kang gagawin kundi magkasala lang ng magkasala. You have no power not to sin. Non pose, non pecare. Pero nung si Jesus po ay namatay sa krus ng Kalbaryo, nagbinigyan po tayo ng Panginoon ng pagkakataong pumili. Allows us to make right choices. Gave us the power not to sin. Kaya tayo, nag-i-struggle tayo eh kung gagawa tayo ng mali o hindi. Kinakausap tayo, kinoconvict tayo ng Holy Spirit, huwag mong gawin yan. Yun yung idea ng iba, ng mga guardian angels. Huwag mong gawin yan. Sinasabi ng Holy Spirit, siya yung konsensya natin. No? Pangatlo, ito yung inaalala natin today, is the resurrection. Next one. Yan. The resurrection, o yung muling pagkabuhay ni Kristo, ay isang malaking o mahalagang bagay na nangyari o yung mahalagang event na nangyari dahil hindi na natiling patay si Kristo. Do we appreciate this idea that our God, our Lord Jesus Christ, ay hindi na natiling patay, kundi siya ay muling nabuhay? And that makes us, that makes our faith alive. Kasi kung si Jesus po ay namatay at nanatiling patay, wala pong katotohanan na tayo po ay nagkaroon ng bagong buhay. Now, the role of Jesus in the resurrection is the second Adam. No? The second Adam, he became the head of the new humanity, the new lineage, no? And he became the head of the church. In verse 18 ng Colossians, ng Romans muna. Romans 5, chapter 18, verse 21. Sabi dyan, consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so all one righteous act resulted in justification and life for all people. For just as through the disobedience of one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. Sino po yung sinasabi dito? Yung disobedience of the one man. Ito po yung fall of man nung Genesis chapter 3. Ito po si Adam. Because Adam was the head of the humanity. Siya yung una. Di ba? Siya yung pinagmulan ng sangkatauhan. And he became the head and still the head until the coming of Jesus Christ. Dahil si Adam po ang head ng humanity before Christ, humanity is corrupted. No? Yan, no? Many were made sinners because of the disobedience of one man. But, ito yung magandang nangyari. Through the obedience of the one man, and this is Jesus, the many will be made righteous. No? And in verse 20, the law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. So Jesus fulfills the intended role of Israel, of God's faithful firstborn son in his perfect life and sacrificial death. And he is vindicated by God in his glorious resurrection. Yeah, in verse 18, next one. Say pa. Colossians, ayan. Verse 18 pala, hindi pala 17. And he is the head of the body. Ano yung body? The church. Okay? Ito rin yung spiritual temple na pinag-uusapan natin kanina. He is the head. He must be the chief cornerstone. The church, he is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy or the eminence. Makikita natin dito, ano ibig sabihin niyan? Firstborn from among the dead. Ano ibig sabihin niyan? Because he is only the one who were able to be resurrected. Ano nangyari doon sa batang binuhay ni Jesus? Ano nangyari doon kay Lazarus na binuhay ni Jesus? Hindi sila resurrected?
Ang tawag po sa kanila ay resuscitated. Resuscitated? Yan. Hindi sila resurrected. They are resuscitated. Ni-resuscitate sila. Bakit? Kasi namatay din sila eventually. That's the difference doon sa muling pagbuhay ng Panginoon doon sa mga namatay. Dito kay Jesus, siya po yung nabuhay ng muli at nanatiling buhay. So ganun din po yung nangyari sa buhay natin. Tayo po ay binuhay, nagkaroon ng pagkakatao, magkaroon ng bagong buhay. Jesus fulfills the intended role of Israel's God's faithful firstborn son in his perfect life and sacrificial death, and he's vindicated by God in his glorious resurrection. Next po natin. Eh, makikita natin dito, hindi, back mo. Yung sa ano pa rin tayo? Yan. As Jesus, the head of the church, no, and the new humanity, we were able to be part of the family of God or the church, no? Kaya malaking privilege po na tayo po ay involved or included sa isang church. We're able to experience a new birth. Ito yung pinag-uusapan natin pag sinabing born again experience, no? Tayo ay muling binuhay ng Panginoon. Hindi man tayo namatay physically, but we died along with the cross, in the cross when Jesus died, and we were able to have a new life, no? A new life, a regeneration, a life in the Spirit, o yung pinag-uusapan nating sanctification, the process of making a person holy. So, doon po mapasok yung fruit of the Holy Spirit. Tayo po nag-undergo dapat ng discipleship. And then, ang target natin is to be Christ-like. So, we are being sanctified. And last is the ascension. Okay? Hindi po kompleto ang four events na ito kung wala yung pang-apat. Kasi nga, four. Hindi po pwedeng nangyari lang yung incarnation. Hindi rin din pwedeng nangyari lang yung death. Kailangan may resurrection. But we also have to know that Jesus ascended to heaven. Pagbalik sa langit. And his role, the role of Jesus is the king, the ruler, and the provider. Ano naman yung nangyari sa atin dito? No? In Matthew 28, verse 18 to 20, ito, very familiar na sa atin to, especially doon sa mga nag-campus ministry. Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." So kung i-emphasize yung two parts na nagsasandwich doon sa mga bagay na gagawin natin bilang mga Kristiyano. We go and make disciple of all nations. We baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. This is part of all, parang itong verse na to, nilagay lahat yung events na yon. But here, sabi doon sa verse 18 and sa verse 20, mapapansin natin dito, hindi natin ito magagawa kung hindi dahil sa King. Hindi rin natin ito magagawa kung hindi dahil doon sa pagsama ng King. Paano magagawa ni Jesus ay nasa langit nga siya? Yun yung role ng Holy Spirit. The reason or the very reason kung bakit Jesus ascended to heaven is in order for the Holy Spirit go down dito sa atin. No? Parang hindi lang siya concentrated doon sa Jerusalem. Hindi lang siya concentrated sa Israel. No? Because God is everywhere. And through His Holy Spirit, His power is in us. Kaya nga si yung Holy Spirit ang nabubuhay sa atin. Kaya itong buhay natin ay the spiritual temple. All authority in heaven. The authority and power
was given to us. Next po natin. Sabi niya sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. This talks about us being Christian, proclaiming the kingdom of God to other people, and understanding that this is, no one will do this but us, the Christians. No? Pero hindi natin ito magagawa sa sarili nating kakayahan. Kailangan, we are empowered by the Holy Spirit. The authority and power of the Holy Spirit is in us. Next po natin. And we have to understand that sabi ni Jesus doon sa Great Commission, and I will be with you to the very end of the age. Ito yung abiding presence. Okay ba yan? Kailangan na andun yung authority, yung power ng Panginoon sa atin at yung abiding presence niya para mangyari o mapagpatuloy natin ang buhay pagiging Kristiyano. So ano nangyari? Gift of the Holy Spirit, we receive the gift of the Holy Spirit. We are empowered for ministry and service. So it's the ascension of God, of Jesus Christ in heaven, is that in order for the Holy Spirit to come to us and baptize us. No? So kailangan magkaroon, ma-experience natin ang baptism of the Holy Spirit. Because without the baptism of the Holy Spirit, wala po talagang kapangyarihan na lalabas sa atin. Nakukuha ba natin yan? Do we value the baptism of the Holy Spirit? We are Pentecostals. And we have to understand that we have, kung hindi pa natin natatanggap o hindi pa natin nararanasan ang baptism of the Holy Spirit, we have to seek. No? Kailangan sikapin natin o hingin natin sa Panginoon na maranasan natin ang baptism of the Holy Spirit. Do we understand that? Kasi nandun lang tayo minsan, karamihan ng mga Kristiyano, we only give value to the incarnation of Jesus, to the crucifixion, and to the resurrection. But we never, o yung iba sa atin, we don't look after doon sa ascension. Ano bang nangyari doon? That is the opportunity where the Holy Spirit can baptize us. Pero hindi natin, ewan ko ha, isa to sa mga possible reasons kung bakit ayaw nating mabaptize ng Holy Spirit. Hindi dahil hindi ka nababaptize ng Holy Spirit, but the reason kung bakit ayaw mong mabaptize ng Holy Spirit is because you don't want to be part of the ministry and service for the Lord. So ano nangyari? Next. Babalik tayo dun sa chosen people, royal priest, holy nation, God's possession. Meron po yung relationship, yung apat na yan. The incarnation, we become the prophet of God. We also are chosen people, anointed by God, lahing pinili para iproklama ang Panginoon. Ang nangyari sa crucifixion, as Jesus having the role of the high priest, we also become the royal priesthood, the royal priesthood of God, being justified. The resurrection, where the role of Jesus became the second Adam, tayo ay pinabanal at naging banal na bansa o holy nation. No? And then the last one is the ascension, the King, Jesus. Ang nangyari po noon, we became God's possession. Pag sinabing God's possession, ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Pero ano ang ebidensya na ikaw ay pagmamay-ari niya? And that is the Holy Spirit in you. Hindi po pwedeng naging Christian tayo tapos wala ang Holy Spirit sa buhay natin. Hindi pwedeng
Naging Kristiyano tayo, pero hindi natin pinahahalagahan ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Hindi pwedeng naging Kristiyano tayo, pero hindi natin sinusunod kung ano yung pinagagawa ng Holy Spirit sa atin. That's the only evidence that we are God's possession. Amen? Kaya nga, ito po yung conclusion doon sa binasa natin kanina. Basahin ulit natin yung verse 9. Next po. But you are not like that, for you are a chosen people. You are a royal priest, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. Amen? As a result, yung identity na tinanggap natin mula sa Panginoon ay hindi isang identity na dapat baliwalain. But as a result, you can show others the goodness of God. For He called you out of the darkness into His wonderful light. In verse 11, dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners, this is the blessed hope, to keep away from worldly desires that wage war against your very souls. Verse 12, be careful. Pwede ba masahin natin to with understanding? Ready, go. Be careful to live properly among your unbelieving neighbors. Then even if they accuse you of doing wrong, they will see your honorable behavior and they will give honor to God when He judges the world. This is like Jesus telling in Matthew 5, verse 14 to 16, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, put it in on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, in verse 16, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ang identity natin bilang mga Kristiyano ay hindi dapat itinatago. And at the same time, hindi dapat natin binabaliwala. Ano ibig sabihin? Minsan, hindi tayo nagiging Kristiyano sa mga tao sa paligid natin. Because of any other reasons or whatever reasons, no? Minsan, hindi tayo nagiging Kristiyano doon sa mga taong hindi Kristiyano. At hindi yun ang utos sa atin ng Panginoon. Our identity is in Christ is for us to proclaim, no? The kingdom of God. And in our lives, dapat nakikita si Jesus. Kahit alam nila o hindi nila alam na ikaw ay Kristiyano, dapat ang pinapakita natin sa mga tao ay Kristiyano tayo. Kahit hindi nila alam. Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. If we go through the next verses, hindi ko na po sinama kasi dito na po ako magtatapos. Pag binasa natin, the only reason for us to live a godly life is not anymore for our own salvation because we are already saved. Kaya tayo namumuhay ng isang makadiyos na pamumuhay ay dahil para maligtas ang iba. Tama ba? E paano maliligtas ang iba kung mismong sa buhay natin hindi tayo nagpapakakristyano? Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So, let's all be aware and assert the identity we have in Christ. So, make that identity alive in your life. Amen. Let's pray. Father God, we thank you for this time na
Natutunan namin, napalalahanan kami, Panginoon, tungkol sa identity na tinanggap namin mula sa iyo. Mula doon sa mga nangyari noong 2,000 years ago, doon sa incarnation mo, doon sa crucifixion, sa resurrection, and up to the ascension, Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy naming maunawaan ang mga bagay na ito. At mas magkaroon kami, mabigyan namin ng diin, ng bigat, itong tinanggap naming identity mula sa iyo, Panginoon. Hindi lang namin tanggapin ang pagiging Kristiyano as an identity or a name that we bear kung kailan lang namin gustuhin, Panginoon. Kundi itong pagiging Kristiyano namin, Panginoon, itong identity na tinanggap namin mula sa iyo, we as your chosen people, your royal priesthood, your holy nation, and your very own possession, God. Lord, may we be able to be identified as Christians, as little Christ, as we proclaim your word, your good news, Panginoon, even doon sa aming demonstration ng buhay, Panginoon. Yung buhay na binago mo, Panginoon, ay makita ng mga tao, hindi para kami ang maitaas, kundi ikaw, Panginoon, magkaroon ng pagkakataon ang mga taong ito na hindi pa tumatanggap sa iyo, O God, ay magkaroon ng pagkakataon na makita yung kabutihan sa buhay namin at sila mismo ay lumapit sa iyo at magpuri sa iyo, O Diyos. Lord, tulungan mo po kami na tanggapin itong living identity na ito nang may paninindigan na sa bawat araw, Panginoon, na ginawa mo, sa bawat lugar na pupuntahan namin, sa bawat tao na makakasalamuhan namin, Panginoon, at maging sa anumang mga bagay, mga sitwasyon, kami, kung anong sitwasyon na mararanasan namin, Panginoon, Lord, palaging yung buhay mo, Panginoon, ang maisabuhay namin. Kung paano kami magsalita, kung paano kami kumilos, kung paano kami mag-react, mag-respond. Lord, convict us with your Holy Spirit, Lord. We ask for your Holy Spirit, Lord, to be with us. Let your presence, Lord, be with us, Lord, always. And always speak to us, Lord. Tulungan mo kami, turuan mo kami, Panginoon, kung ano ang dapat naming gawin sa bawat pagkakataon o sa bawat sitwasyon. Lord, we need your help, Lord. Kailangan namin ang tulong mo. Kailangan namin, Panginoon, ng bautismo mo, Panginoon. Yung kapangyarihan na nagbumula sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami to go and preach the word and make disciples of all nations and be able to fulfill yung purpose mo sa buhay namin. And that is to bring good news, to proclaim the good news to those who do not accepted you, Lord. At madala namin sila sa paanan mo, Panginoon. At sila din ay tumanggap sa kaligtasan na tinanggap namin, Lord God. Maranasan nila ang pag-ibig mo, yung kabutihan mo, yung katapatan mo, Panginoon, na nararanasan namin, O God. Salamat, Panginoon. At patuloy ka, Panginoon, na kumilos sa buhay namin, sa aming mga puso, sa mga oras na ito, Panginoon. Kung meron mang kabigatan, meron mang bumabalakid, Panginoon, meron mang hindrance, or merong conceitedness sa amin na nagmamataas kami sa iyo, Panginoon. Lord, we pray in the mighty name of Jesus, Lord, tunawin mo po ito, Panginoon. Alisin mo po itong yabang na ito, itong anger na ito, Panginoon, sa puso namin. And any hindrances, Panginoon, that block our way to push forward, Panginoon, to give our all in obedience sa mga pinapagawa mo po sa amin, Lord God. Lord, salamat po for this wonderful time. And may your name be glorified, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ay muling nabuhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na pinaranas mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ginagamit mo kami
para maligtas din ang iba. Purihin ka, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papurit mo sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen.